palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God po, praise God. Maaari na po muna tayong makaupo. So muli po, good evening po sa buhay ng bawat isa. At tayo po ngayon ay nasa ating third service. Yan. So we have our first and second service kanina. And praise the Lord dahil nakasama po namin kayo ngayon sa ating third service. Ayan, so kahapon po, ano, na nasa isa po akong gawain natin sa mga kabataan. Although, yes, kabataan pa rin po tayo dahil nagkaroon po ng pagbabago pagdating po sa kategori. Dahil ang gawain po kahapon sa Camp Praise Valley, sa may Partida Norsagaray ay tinawag pong Youth Prayer Revival. Ayan, kasama pa rin po tayo doon sa youth kasi ano po eh, it composed of junior KKB or junior youth, senior youth, and of course the young adult. Although young adult na po tayo, no? Ayan. Nasama po tayo. And sobrang nakaka-bless po yung gawain po na yun. And nakakatawa kasi alam naman po natin bakit ba tayo pumupunta sa mga gantong gawain. Bakit ba tayo mati ng church? Or bakit ba ako pumupunta pa doon? Siyempre, upang malaman ang mensahe ng Diyos para sa atin. Amen po ba? And God speaks to me that day, sa kabuuang araw po na yun, from morning po kasi yun hanggang alas 5, ng alas 6:30 hanggang, ng umaga hanggang alas 5 ng hapon or mga 4:30 po natapos po yung gawain. Bibigay ko tong araw na to sa Lord. Although kulang po tayo sa tulog kasi hindi ko po alam ano, pero may araw po nung Biyernes na yon, grabe. Pinakaunang puyat ko talaga na literal na nung Biyernes ng gabing yon, eh, nakatulog po ako. Alas 6 ng umaga. Tapos, kailangan ko pong gumising ng 7:30 kasi every morning po eh, tinutulungan ko po yung father ko pagdating po sa pagbili po namin nung sa tindahan po namin. So, kailangan talaga gising ako. So, 1.5 hours lang yung tulog ko that day. And kinabukasan po, youth prayer revival na. Naku po, kailangan ko talagang matulog ng tamang-tama lang. And praise be to God. Sa totoo lang po, praise be to God. Lagi na lang pong, syempre nagpe-pray po tayo bago matulog, ng simple prayer. Pero every time po na ito gigising po ako, mostly or most of the time, sabi na po natin 8 out of 10, lagi ko pong nauunahan yung alarm clock ko. Mga 5 minuto na lang, tapos pagtingin ko sa phone ko, uy, 5 minutes na, ano, 5 minutes na lang mag-a-alarm na yung ano ko. Parang nakikipag-compete pa ako sa alarm clock ko eh, no? So ganun po, praise God po doon. Kasi pagka talaga kailangan mo ng gabay ng Lord. Kahit sa mga simpleng ganong bagay, bibigyan kanya talaga ng ano eh, ng paggabay po talaga at pagtulog. Lalo't kailangan mo pong matulog ng maaga. Or kailangan mo rin gumising ng maaga. So ngayon, ang pag-aaralan po natin, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang pamagat po nito ay keep the way. Sabihin nga po natin, keep the way. Ayan, so ito pong keep the way, it talks about our journey. Bilang tao po dito po sa mundong ito, tayo po ay nasa isang lakbayin. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, lakbayin or journey. Yan, journey po yan. Sa buhay natin, tayo'y nabuhay na parang, syempre, nagsimula tayo sa baby, bata, elementary, nag-aral, gagraduate, magkakapamilya. Tatanda, makikita mo yung mga anak mo, lumalaki na. And of course, dadaan po tayo talaga sa kamatayan. Sabi nga nung nagpagupit po ako nung nakaraan, kasi may barkada po akong barbero. Siyempre, pag barbero, hindi nawawala ang kwentuhan. Ibarkada ko naman po eh. Nagkwentuhan po kami. And every time na magpapagupit ako, ang lagi namin nare-reminis, yung elementary days. Kung gano'n, no? Yung mga klase natin, mga barkada natin yung elementary, no? Dati parang ang sarap ng buhay. Sarap ng buhay kung nanonood ka man dyan sa FB Live. Sarap ng buhay. Parang wala masyadong problema. Maglalaro lang kayo. Magkukulitan lang. Mag-aasaran lang kayo. And nababalikan namin yung mga nakaraan na parang, oh nga no, parang sarap na lang maging bata. Kasi ang daming mga troubles daw. Ang daming mga bayarin. Ang daming mga asikasuhin. Ang daming mga dapat isaalang-alang. Eh, pero may anak na siyang dalawa. Kaya yun nga, kailangan niya talagang mag-doble kayod. Pero yun nga, napag-usapan namin na kailangan natin na kaya gusto daw niyang mag-aral uli. Wow, surprise. Ayos ha, gusto mo mag-aral. Gusto mo ulit mag-aral knowing na meron na siyang anak. Sabi, hindi naman, wala mang problema dyan, kayang-kaya mo yan. And I love his passion na through that situation, kasi syempre, maagang nagka-anak, okay? So, hindi naman tayo dun matatapos eh.
nagkamali man tayo na, hindi man totally pagkakamali, pero siyempre, there's a part na dapat sana hindi muna ako nag-anak. Pwede naman na huwag muna kaming mag-anak. Pero yun nga, despite of those things, naisip niya pa rin na maging positive at tumakbo sa buhay na ito. Ulitin ko po, ang ating buhay ay parang paglalakbay. Pero meron daw pong dalawang tao, na dalawang uri ng tao sa lakbaying ito, na tutunan ko lang din po sa youth prayer revival kahapon. Dalawa daw po yun. Isa pong traveler, sabi nyo nga po traveler. At yung isa po ay wanderer. Ayan. So, meron lang daw pong dalawang tao na naglalakbay dito sa mundo. Isa ay mga, yung ilan ay mga travelers. At yung ilan naman ay mga wanderers. Ayan. Yung mga travelers po, alam po nila kung saan sila pupunta. That's the difference, ano? Yung mga travelers, maglalakbay sila, pero alam nila kung saan sila pupunta. Kasi traveler sila. Meron silang mapa. Amen? Ang mga wanderers naman daw po, sila yung parang paikot-ikot lang. Hindi alam kung ano mangyari sa buhay. Come with me, kung ano na lang yung mangyari. Kung ano yung mangyari sa buhay natin, yun na yun. Amen? Kaya ako, personally po, no? Alam, we can evaluate, no? We can evaluate ourselves. Alin ako dun? Ako ba yung traveler na alam ko yung patutunguhan ko sa buhay ko? O ako yung wanderer na nag-exist ako sa mundo ngayon pero hindi ko alam kung ano yung susunod na mangyayari? Or sabi natin wala tayong plano? Or bahala na kung ano mangyayari sa buhay natin? Amen? Pero yun nga, hindi naman po yun para lang sa mga kabataan. Kasi nakakatawa, no? May mga kabataan po natin sa church. Senior high school pa lang po. Ang pangalan po niya sa Instagram, ano? RGB. Yan, kilala nyo siguro yun. RGB, ibig sabihin, Architect IB. Yun, architect, sabihin, senior high school pa lang, architect na, alam niya na. Alam niya na kung saan niya pupunta. Ako, nag-aaral na ako ng college, hindi ko alam kung magtuturo talaga ako eh. Parang no choice pa ako nun eh. Pero yung mga kabataan po natin ngayon, alam nila yung pangarap nila. Amen? Alam nila yung pangarap nila, alam nila yung gusto nilang gawin. Yun yung isa sa mga bagay na napakahirap pagdesisyonan. Ano yung kukunin ko pag nag-college ako? O ito bang kurso na to eh, okay, di ba? Or approved nga po sa magulang ko. Yung mga ganun po. But, natin kung saan tayo pupunta. Amen? Hindi tayo yung wanderer na go with the flow lang sa nangyayari sa mundong ito. Magkaanak ako, magkakapamilya, maglalaki, ipoprovide yung pangangailangan nila, at syempre, tatanda, magkakasakit man or wag naman. At syempre, mamamatay po. Yan ang buhay ng tao eh. Yun yung madalas na nakikita natin kung isasummarize natin ang buhay ng tao. Pero we are a travelers. Amen. Mga mananampalataya po ng Panginoong Jesus, mga traveler po yan, alam po nila kung saan sila pupunta. Dahil alam nila na ang Diyos Ama nila yung tutulong sa kanila. And they have the map. They have the map which is the Word of God o ang Biblia po. Amen? So our topic is keep the way. So ang main idea po ng ating pag-aaralan, it says, the yoke of Jesus may be easy and his burden is light. Sabi nga po ng Panginoon, no? Sa lahat ng mga napapagod at nabibigat ang lubha, lumapit po tayo sa Kanya. Yun po ang sabi ng Panginoon. Upang mabigyan niya tayo ng kapahingahan. Minsan isa yun sa mga motive natin. Lord, pagod na ako sa trabaho ko. Pagod na ako sa problema ng buhay. Lord, this Sunday, I want to worship you. I want to rest in your presence. Yan ang ilan sa mga motibo po ng ating puso pagdating po sa pagsamba po natin. And that's good. That's good po. And it was said, but the path of being made holy as He is holy is a difficult one. We want to rest in the presence of God. Gusto po natin ang kapahingahan at mensahe ng Diyos. But also, the holy God is pursuing telling us to be holy also. Ang banal na Diyos ay ine-encourage po tayo na maging banal. Amen po? At yun po ay hindi madaling bagay. Mapag-aaralan po natin yan. The old self dies a painful death as we are conformed into the image of Christ. Ibig sabihin po, yung buhay daw po natin, yung luma nating pagkatao,
ay kailangan magkaroon ng masakit na kamatayan para mapalapit po tayo sa imahe po ng ating Panginoon. Next po. He calls us to consider the posture of our hearts in matters of sin and righteousness. Gusto po ng Panginoon na i-consider po natin ang ating mga puso. Kamusta na po ba ang puso natin? Let's evaluate. Isipin po natin ngayong gabing ito. Kamusta ba yung puso ko pagdating sa kasalanan? Kamusta ba yung puso ko pagdating sa paggawa ng tama? Gaano na ba nito gusto or kapursigido na gawin po ang kalooban ng Diyos? Or tayo'y mga ano na lang, mga wanderer na lang na parang, bahala na Lord, kung ano na lang yung kalooban mo. Bahala na kung ano na lang kalooban mo. Pero, in the end of the day, hindi naman pala tayo nagpapatianod sa kalooban ng Diyos. Kasi as we read the Word of God, as we listen to the sermon ng Panginoon sa atin every Sunday or sa mga Dawn Watch po natin, minsan may pinagagawa siya sa atin na mahirap. Amen po? Minsan parang against ka doon. Teka, medyo mahirap yan, Lord. Pero yun ang tanong, ready ba ang puso mo pagdating sa mga ganong bagay? May mga papagawa kasi ang Panginoon sa atin na minsan against po talaga tayo. Against yung sarili natin. Kasi nga, we are entering the Christ-likeness. Kaya yung old self natin, kailangan mamatay. Okay, so dapat kamustahin po natin ang ating mga puso pagdating po dyan. Sabi nga po doon, no, I press on the take hold of that which Christ Jesus took hold of me. Ito po si Pablo yung nagsalita doon. Na si Pablo, he is pressing to the goal of Jesus. Pinipwersa niya yung sarili niya. Meron siyang ginagawang bagay na pagdidisiplina sa sarili niya in order to reach Jesus. Although Jesus came to us, pero siyempre bilang isang tao, kailangan nating lumapit sa ating Panginoon. Minsan kasi, ang puso po natin, sumasamba tayo po sa Diyos, di po ba? Every Sunday, we worship God, we raise our hand to God. Pero minsan, pag lumabas na po tayo, sasamba tayo sa Panginoon, pero paglabas natin, nag-iiba po yung ugali natin. Nagmamadali pa tayo sa altar call, umiiyak po tayo sa Panginoon. Pero paglabas natin, may nakita ka lang nakagalit-galit. Pag-drive mo pa lang, biglang may nag-cut sa'yo ng motor. Bad trip ka agad. Buti, hindi mo namura. Kasi may ganun po, no? Yung si Sister Tessa, nagkwento siya sa akin, naiyak daw siya nung pagpunta niya po rito. Kasi, ano, nagda-drive lang siya ng maayos. Tapos, pumunta po siya ng security bank. Tapos, medyo nag-U-turn lang siya ng konti. Tapos, inanabo daw po siya, parang iniipit daw po siya. Tapos, suddenly, nung nag-park na siya sa security bank, bigla siyang binabaan ng bintana. Sabi ko, sabi niya, minura daw siya. Paano niyo po narinig na minura po kayo? Nabasa daw niya sa bibig. Nabasa daw po niya sa bibig na minura siya. Nalungkot siya, syempre. Tayo mga Kristiyano, pag nakarinig tayo ng ganun, kahit hindi tayo minumura, medyo masakit sa tenga eh. Pero pagka ikaw mismo yung minura, na alam mo naman sa sarili mo, wala ka namang ginawa. Nalungkot siya. And good thing, ano? Pero tayo, dapat babantayan din po natin yung ating bibig. Ano po? So, minsan naman po, we're like a Sunday Christian. Attend tayo sa church. Good morning po. God bless, brother. Pero pagdating po ng Monday hanggang Saturday, nawawala po yung pagiging Kristiyano eh. Amen po. May mga time na parang pagdating sa trabaho, pagdating sa eskwela, pagdating sa pamilya, nawawala po. Minsan nga, ang mga pamilya ba, bago pumunta ng church, nagkakaroon pa ng parang, sabi natin, conflict. Kasi isipin nyo, ang bagal maligo, ang bagal mag-ayos ng mga anak mo, bilisan nyo naman. Malilit na tayo sa church. May mga ganang senaryo, tama po ba? Sa atin na mga may pamilya, may mga ganun. Minsan, matetest talaga yung pasensya po natin. Sa mga anak, lalo pa yung mga magulang, lalo pa yung mga nanay dyan, di po ba? Sila po yung madalas na, syempre, kailangan natin maagahan sa pagsamba sa Panginoon. Pero yun nga, may mga ganong sitwasyon sa buhay natin na hindi po natin maiiwasan. But in our topic tonight, alamin natin kung ano nga pa yung gustong ipagawa po sa atin ng ating Panginoon. So, minsan sa buhay natin talaga,
hindi natin may iwasan na makagawa ng mga ganong bagay. Ang anger issue. Minsan, meron pang struggle sa atin pagdating sa pagmumura. May mga problem pa po tayo sa pagsasalita. May problem pa po tayo sa ating mga ginagawa. And wag po tayong ma-discourage kung sakaling, Lord, nagkasala na naman ako. Naalala ko, may kaibigan akong ganun. Gusto niyo nang sumuko sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi, Lord, makasalanan ako eh, kahit anong gawin ko eh. Pero hindi naman yun ang kalooban ng Diyos. Malamang, Satan is injecting something in our mind. Sumuko ka na sa pananampalataya mo. Hindi mo naman kaya maging banal eh. Magkakasala ka pa rin naman kahit na kay Jesus kay. Maaring yun, no? Pero hindi po tama yun. Alamin natin kung anong gustong sabihin ng Panginoon. Di po ba? So, huwag tayong ma-discourage kung dumadating sa punto ng buhay natin na tayo po ay nagkakasala pa din. Bakit nga ba nangyayari yun? Kasi po, pumapalag po yung ano natin eh, yung human nature. Di po ba ang human nature? Talagang makasalanan yan. Sabi ng Romans chapter 3, verse 10, walang matuwid, wala ni isa. Sabi ng verse 23 naman po nun, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, ang lahat daw po ay nagkasala. So knowing that we are all sinners because of our human nature, na ang pagkatao natin talagang makasalanan, at kailangan po nating pigilin, may pagpipigil na ginagawa po tayo. Pinapatay po natin yung ating human nature para maging kawangis po tayo ng Panginoong Jesus. Yan po ang gustong ipunto nun. That's why we attend the church. Gusto natin maging kawangis ng Panginoon. Gusto kong malaman, Lord, ano ba yung gusto mong pagawa sa akin? Lord, gusto kong lumago sa pananampalataya ko. Kaya ako pupunta sa church. Amen? Kaya tayo nagpe-pray, umaatid ng Dawn Watch at iba pang activity ng church. Kasi gusto po natin na makilala pa ang Panginoon. Next na lang po yung mga bagay na, Lord, baka naman, kailangan po namin ng pera ngayon. May mga ganyan-ganyan tayo, syempre. May mga ganun tayong prayer sa Lord, pero one of the most important thing na dapat po nating maalala ang mindset natin una. Gusto ko pong mas makilala ka, Lord. Gusto kong mahalin pa kita, Lord. Gusto ko, Lord, na maranasan yung presensya mo. Dapat yun po yung unang motive po natin. Secondary na lang, yung mga pangangailangan natin. We have sickness. We have diseases. We have financial problem. Kasama po talaga yan sa buhay natin. Pero one thing is for sure, hindi lang po dapat doon tayo nananangan pagdating po sa pag-attend po natin sa church or pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po. So next po. Unang-una, di ba nakita po natin doon, we have the human nature. And how, what can we do now? Anong gagawin natin ngayon? Kailangan lang ba nating pigilin yung sarili natin? How can we live according to the walk of Jesus? Di po ba? Paano daw po natin gagawin yun? Nung nakakilala po tayo sa Panginoon, sino po rito? Siyempre, lahat naman po tayo. Hindi tayo atin ng church. May first-timer po ba? Wala naman po. First time na umaten po ng ating church, wala naman. So, nung nakakilala tayo sa Panginoon, may mga bagay na binago ang Diyos. Amen po ba? May mga bagay. Una, sa akin lang po, no? Isa sa mga major, or isa sa mga common na ginawa ng Diyos, eh, dati po kasi, bata pa lang po ako, ang bibig ko'y hindi tumitigil, kakamura. Kahit hindi ako galit, nagmumura po ako eh. Isa yun sa mga bagay na binago po ng Diyos sa akin since nung nakakilala ako sa Panginoon. When we accept Jesus as our Lord and Savior, sinuko po natin yung buhay natin. Pati yung mga kasalanan na meron tayo, sinusuko natin sa Lord yan. And as the times goes by, habang kinikilala mo ang Panginoon, binabago niya yung buhay mo. Amen po ba? Isipin nyo nga po, may mga nabago na ba sa buhay ko simula nakakilala ako sa Lord? Isipin po natin yun. Amen. Ano ba yung mga binago niya? Ano pa ba yung hindi pa niya nababago? Okay? So, isipin lang po natin. At mamaya, tignan po natin anong gagawin po natin dyan. After we are convert, we have to grow. Hindi lang po natatapos sa, Lord, sinusuko ko na sa yung buhay ko, hindi ko na kaya. Hindi lang po yun. We have to grow. Kung paanong tayo ay nabuhay kay Kristo. John 3 verse 3, di po ba? Unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. Di po ba? Ngayon, na nakakilala tayo sa pang-new birth na tayo, bilang isang bagong sanggol, anong dapat gawin? Kailangan lumago. Kailangan tumaas. Kailangan lumaki. Di po ba? Natural naman ang paglaki.
Kaya lang hindi po lahat lumalaki ng maayos. Amen po ba? May mga malnourished na bata dahil kinulang sa nutrisyon. Yung height niya ay different doon sa height ng mga kaedad niya. O yung katawan niya ay different sa mga dapat na kaedad niya lang talaga. Kaya tayo bilang Kristiyano, dapat magkaroon din tayo ng paglago sa ating sarili. At ang paglago po, intentional po yun. Hindi yun yung, ay, lalago naman ako ng kusa. Oo, lalago ka ng kusa, pero minsan may stagnant ka. Pero kung intentional ka, dire-diretso po ang paglago ng isang halaman lang, ano, ganun sa halagan, ay, maulanan din naman yan. Pero pag hindi mo siya dinisiplina na kukultivate yung lupa, lalagyan ng fertilizer kung kailangan, tutubigan, ilalagay sa araw, kung hindi mo gagawin yun, at kusa mo lang siyang ginawa, inayaan lang siya, there's a tendency na mabulok po ang isang halaman. Amen po. Hindi mo mamumunga yun. So, ngayon po, another thing po, no, is bukod sa mga bagay na napapansin po natin na anger issue natin, minsan pati sa pagkakalat na lang, ano, minsan sa buhay natin, ako po, ha, personal, pag nagdadrive ako ng motor ko, minsan nalungkot ako eh. Kasi nasa harap ko may kotse. Kotse po eh. Tapos nagulat ako bumukas yung bintana, may damuhan doon sa may, ano, sa may gilid. May lumipad eh. May lumipad na mga pinagkainan ng McDo or ng mga ano. Sabi ko, grabe. Parang ako personally, nalungkot ako. Na may part sa isip ko, i-cut ko kaya. Tapos sabi ko, huy, basura mo. May isip ko, ganun eh. Parang gusto ko sitahin eh. Kaya sabi ko, basura mo. Dinagis mo lang doon sa damuhan. Pero sabi ko, Lord, pagka ginanong ko ba eh, yun ba eh, matatama o baka mainis lang sa akin yun. Kasi sabi ko, Lord, nawa eh, dumating yung time na maisip niya na hindi tama yung mga, kahit yung simple na ganun lang, eh, minsan kasi sa atin lang, no, yung pinagtubigan lang natin, mineral water, unintentional eh, naiwan natin sa ilalim ng upuan eh. Minsan may ganun po tayo, pero let's keep it in mind na kahit sa mga simpleng ganung bagay, eh, makita si Kristo sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So dako na po tayo sa ating key verse. Matthew chapter 5. Verse 21 to 36, basahin po natin ito. Napakaganda po ng ating katuruan. Amen. So, Matthew chapter 5, verses 21 to 37. Simulan po natin sa ano, katuruan ng pagkagalit. Ayan na nga. Katuruan ng pagkagalit. Narinig ninyo na sinabi sa inyo ng ng mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Alam na po natin yan. Naku po, hanggang ngayon naman eh, pag sinabi mong mamamatay tao, medyo iwas tayo dyan. Ay naku, rektad impyerno to. Diba yun ang inisip natin eh. Ang mga tao lang daw na pupunta sa impyerno, yung may mga malalang kasalanan eh. Yun yung mindset ng tao. Ang mga tao na mga nakapatay ng rape or yung mga sobrang major na kasalanan, sila po yung iniisip natin, ay, rekta impyerno to. Di po ba? Pero sabi nga doon, no, narinig po natin yan. Huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Pero ang sabi po ng Panginoon, ano po sabi ng Panginoon sa verse 22? Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. See the difference? Ito pumatay. Ito nagalit lang. Kanino po? Kapatid po yung term ni Jesus eh. I don't know bakit kapatid, pero maaring marami sa atin ano, bilang isang tao. Minsan, kung sino pa yung closest sa atin, it may be not kapatid. Minsan, asawa. Minsan, kamag-anak. Minsan, magulang pa. Lalo pagka medyo we're getting older po. Yan. Minsan, sila po yung nakakagalit po natin eh. Tama po ba ako? Minsan, sila pa. Hindi yung, minsan, kapitbahay din. Pero yun nga, ang sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang napupot sa kanyang kapatid? Mananagot siya sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid ng ulol ka ay mga nanganganib. Grabe, no? Manganganib ka na maparusahan sa apoy ng impyerno. Nung una ko po itong nabasa, way back 2012, no? Walter Mart days po. Ni-encourage po ako ng life group leader ko. Nandiyan po siya ngayon. Yan, na ano, na mag-devotion. Grabe. Una kong naisip, itong Matthew chapter 5 na to, nakaka-amaze magturo ang Lord. Nakaka-amaze siyang magturo. Wala akong narinig ni minsan ng mga teacher or sino man na ganito ang katuruan.
Grabe. Sabi dito, ang pumatay, syempre, matik na yun. Mananagot sa hukuman. Pero sabi ng Lord, kung sino man daw po ang magalit sa kanyang kapatid, the same goes with that ng pagpatay daw po. Sabi ko, nakaka-amaze. Grabe to. Grabe mga katuruan ng Lord. Kaya doon napigil eh, yung pagmumura ko eh. Yung sinabi doon na ano, kung sinabi mo sa kapatid mo, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyero. Nako po. Doon, parang nagpintig yung tenga ko doon, uminit yung tenga ko doon eh. Sabi ko, siyempre, palamura po tayo noon. Kaya sabi ko, Lord, gusto kong mabago to. And praise be to God, lahat ng mga bagay na binibigay natin sa Diyos, inaayos po niya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Verse 23 po. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ka ng loob sa iyong mga sa iyong kapatid, iwan mo muna yung handog mo sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. I know last week, no? Sino dito po last week? Ako po yung nagturo. Yan. I know last week nakwento ko po ng konti na merong napikon sa akin kasi syempre friend ko po siya. Kaya malamang nag-aasaran po kami. Kaya dumating yung punto na this one, sabi ko, ayokong, goods ako, wala akong sama ng loob. Pero yun nga, ayoko na masira yung pagkakaibigan namin nito. Ayoko na dadating yung time na hindi na lang niya ako papansinin para matigil. Kaya sabi ko, kahit na nakapag-sorry na ako noong kahapon, kinabukasan, nag-sorry uli ako. Nakaraan po, no, nagkita po kami. Talagang asaran uli kami. Parang ano lang, magkaibigan uli kami. Pero syempre, we don't want to lose our friendship, our relationship. Yung asaran na hindi offensive, syempre, alam naman po natin yan bilang Kristiyano. Yung mga asaran na kulitan lang at tawanan lang. Amen? Kaya ang nangyari, we're good again. Amen? May kailangan po siya sa akin. Kaya na-chat niya po ako. Kaya lang ang tawag niya sa akin ay brother. Pagka ganun, alam na yon. Kasi hindi mo na akong tinatawag na brother eh. Okay. Ibig sabihin ano parang she's trying na ano na ilayo yung sarili niya sa akin pero nung nakita kami talagang kinulit ko siya ng kinulit hanggang sa goods na uli talaga kami. So dapat ganun, makipagkasundo po tayo sa mga tao. Hindi po mawawala 'yon. There are times of our lives kahit na alam na po natin yung katuruan na to, may mga tao uli tayong may encounter. At again, minsan yung mga sobrang lapit pa sa atin, yung may encounter natin na magkakaroon po tayo ng conflict. Hindi naman po hatred or galit, ano. Siyempre, tumataas yan. The more na hindi natin binibigyan ng pansin, tampuhan lang muna yan. Tapos hindi na kayo magpapansinan hanggang sa lahat ng gawin niya, maisip natin, mali yun eh. Yung lalo tumataas yung galit natin sa kanya. Kaya hanggat tampuhan pa lang, dapat we try to initiate, to ask for forgiveness, or makipagkasundo sa ating mga kapatid. Next po. Verse 25. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang iyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Verse 26, tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling barya na dapat mong bayaran. Verse 27, narinig yung sinabi, huwag kang mangangalunya. The next po, kanina, pagkagalit po yun eh. Huwag kang mangangalunya. Sabi po sa Bible yun, isa po yan sa ano, sa utos ng ating Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae, grabe to, no? Parang, no, panlalaki lang ba itong ano na to, Lord? Panglalaki lang yata to. Or maybe, yung lalaki yung mas prone. Hindi po natin alam, mas prone ang lalaki dito. Ngunit ang sinasabi ko sa inyo, ang sinamang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Okay? So yun po ang sabi ng Panginoon. Kanina, pagpatay at saka paggagalit. Ito, pangangalunya at pagtingin lang. Lord, pagtingin lang naman. Tumitignan ko lang naman, maganda eh. Diba? Yung mga ganun po ang mga lalaki na sinasabi. Pero alam po natin yan. Alam po ng puso natin yan. Kung nagagandahan ka lang sa isang tao or there's a lustful thoughts na po. Not only per man, no? Alam ko pati babae din, may mga ganun din po yan. Amen po ba? Wala nag-amen. So ganun po yun. Lalo-lalo na po sa mga kabataan po yan, mas prone. Kasi madalas, alam ko kasi ang mga JIL Santa Maria men's and women's, alam mo, mga pitbull talaga yan sa asawa nila. Amen po ba? So wala na yan. Pero yun nga, we still have to guard ourselves. Amen? We still have to guard.
Everyday po yan eh. Everyday natin dapat i-guard ang ating sarili. Sabi nga po doon, there's two kind of sexual sin. Although marami po sila, pero major una, adultery. Sabi rito, huwag kang mga ngalunya. Ang adultery po, para po ito sa mga mag-asawa. May asawa ka na, pero meron ka pang minahal na iba. Nagkaroon ka ng kaliguyo sa ibang tao. Siyempre, masakit yun doon sa isang part. Amen po ba? Kaya nung si Joseph, I don't know ha, pero binabasa ko yung Matthew chapter 1, si Joseph nagulat, nabuntis si Mary. Nagulat siya eh. Gusto niya nang iwan, gusto niyang hiwalayan, nang patago. Kasi nung panahon po na yon, pag nalaman nila na itong si Mary ay nangalunya, papatayin po yan. Kaya ang sabi niya, patago, patago niya. Dahil mabuting tao si Joseph, gusto niyang hiwalayan si Mary nang patago. Ha? Nabuntis nga si Mary, tas iiwan mo pa? Eh, piyansi pa lang po niya yun eh. Wala pa pong nangyayari sa kanila. Pero yun nga, ang sabi ng Lord, huwag kang matakot, napakasalan siya. Dahil hindi siya nag... Parang yun ang para-praising, no? Yun yung pagkakaintindi ko eh. Na, huwag kang matakot, napakasalan siya. Kasi nabuntis siya because of the will of God. Dahil ang papanganak niya, nabuntis siya ng virgin birth. Walang someone na gumawa ng masamang bagay sa kanya or hindi siya nakipag-sexual activity sa ibang tao, kundi the Lord give the Messiah to his womb or to her womb. Ano po? Yun po yung nangyari na mabubuntis si Mary ng virgin dahil yun yung tinakdan ng Messiah at si Mary ang napili. Kaya itong si Joseph, no? Happy Father's Day po nakaraang ano. Nung binabasa ko yung Book of Matthew, mahirap din pala yung ginawa ni Joseph. Pero hindi masyadong ano, hindi masyadong nabibigyan ng ano eh. Sino favorite mong Bible character? Si Daniel, si David. Pero si Joseph, kokonte. Laging mabuti siyang ama kay Jesus eh. Sipin nyo, natutulog ka, kakausapin ka ng anghel. Pumunta kayo sa Egypt, may gusto pumatay sa baby. Yes, Lord. Diba? Yes, Lord, punta siya. Sabihin ko, pagbabalik kayo. Bumalik, natutulog ulit si, ano, si Joseph. Tapos, sige, balik na kayo, patay na si Herodes. Ang galing ng Lord, no? Nangusap siya kay Joseph through dreams. Okay? Sa mga panaginip na meron siya. And napaka-obedient po niya na parang naisip niya, Lord, galing ba sa ito, Lord? Yung mga panaginip ko na to, baka mamaya sa akin lang to. Pero hindi, naging obedient po siya sa Lord. And that's Joseph being a father to Jesus. Knowing na yon ay Messiah, yun yung hinihintay nila na magliligtas po sa kanila sa kasalanan. Amen po. So, going back po no to our scriptures. Ayan. Sana po ba tayo? Verse 29. Kung ang kanyang mata ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Naku po. Mabuti pang nawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Nagulat din ako dito nang nabasa ko eh. Literal po ba to, Lord? Eh, ayaw tumigil ng mata ko kakasala eh. Nung bago-bago pa lang po ako sa unang basa ko pa lang ito. Sabi, putulin mo yung kamay mo pagka ito yung nagiging cause ng kasalanan mo. Literal po ba to? Baka mamaya po, next third service, no, mga may eye patch na po tayo, tsaka putol yung isang kamay. Pero hindi po yun ang gustong sabihin ng ating Panginoon. Ang gusto lang pong sabihin ito, ganun po gusto ng Panginoon na mabuhay po tayo ng maayos sa harapan niya. Na kung ang mata, yung magiging dahilan, kailangan nating itapon yung mga kasalanan. Hindi po yung mismong literal na mata natin na nagkukos sa atin na magkasala. Eh, minsan yung mata natin mapangusga eh. Nakita lang natin na ano eh, nag-uusap-usap yung mga tao dito, chismisan kaagad na sa isip natin. Baka mamaya yung pinag-uusapan nila, sobrang mahalaga lang at kailangan talaga nilang pag-usapan. At hindi po yung ibang buhay ng ibang tao. Minsan ganun eh, no? Minsan naman yung kamay natin, di po ba, nagkakasala din po talaga. But yun nga, God wants us na tanggalin yung mga bagay na nagkukos ng kasalanan sa atin. It is better for us. Di ba? Yes. Literally, kaysa mapunta ka sa impyerno, yun ang sabi ng Panginoon. Pero, yun nga po, God is so serious about this thing. Sobrang seryoso lang po ang ating Panginoon pagdating sa mga ganyang bagay. So next po, verse 31 na po tayo. Sinabi rin naman, kapag
Nakikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa. Ito'y dapat niyang bigyan ng nakasulatan ng paghiwalay. May divorce daw po noon. Pero ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito'y nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At ang sino mang makapag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin daw po ng pangangalo niya. Even yung tao na nakipag-involve. Hindi lamang po yung babae na may asawa na or may lalaking may asawa na. They both have the sin of adultery po. So, about adultery, that's next po. Diba? Sabi ko po may dalawa na sexual sin na major po. Una sa mga may asawa yung adultery. Second po is fornication po. Ang fornication po ito yung sa mga wala pa pong asawa. Mostly sila po yung nagkakasala dito. And there are different degrees po yan. Mostly po yung mga, yun nga, yung sex outside the marriage, yung mga ganun, ay isa na pong pagkakasala sa ating Panginoon. And yung mga ganung bagay, maaring ayaw natin na mangyari or maaring nangyari na po sa atin yan. And again, ulitin ko po, ang lahat ng bagay na ipinagkatiwala natin sa Panginoon, pag binigay po natin sa Kanya, kahit madumi yan, babaguhin po niya yan. Amen? So, ang mga kasalanan, even our sins, kung nakagawa tayo noon, Lord, I'm surrendering this to you. Ayoko na, hindi ko to kaya. Gusto kong magbago. And we have to surrender it to Jesus. Next. Verse 34. Ngunit sinasabi ko sa inyo, 33 po. Narinig ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, yun nga po, there's a difference kasi. This is the Old Testament rule at ito yung sinasabi ng Panginoon. Which is correlated po, no? Hindi po sinasabi ng Panginoon, eh, teka, parang binabago ng Panginoong Yesus yung sinabi ng sampung utos. Pero ang sabi niya, hindi ko ito binabago, kundi hinahayaan ko lang na magawa nyo it, na masunod nyo ito. Kasi paano ka mangangalunya kung yung pagtingin pa lang iiwasan mo na? Amen? Kasi minsan, yun nagsisimula yung ano eh, yung kasalanan eh, sa perception po natin. Nakita lang natin, uy, doon pa lang, type ko to. Eh, may asawa ka na. Tignan mo si ano, si David po. Tignan niyo po si David. May asawa po si Bathsheba. Pero, tinamad po siya noon eh. Hindi siya sumama sa war eh. Pumunta siya sa bubong ng kanyang palasyo. Eh, nung panahon po noon, ang CR, wala pong bubong eh. Nakita niya si Bathsheba. And the description of the Bible, Bathsheba is so beautiful. Naliligo po. Kaya itong si David talaga naman, na-attract po siya sa kagandahan po ni Bathsheba. Pero nakita po natin doon, tinanong niya muna, sino tong babaeng to? Tinanong niya sa mga alagad niya. Sinabi, siya po yung asawa ni Urias. Tama po ba, Urias? Siya yung asawa ni Urias. Alam na niya na may asawa, pinapunta niya pa na, siyempre, hari yan. Minsan, kung ano yung gusto niya, talagang nasusunod talaga. Pinapunta niya doon sa, tapos nagkaroon sila ng sexual activity. It start with perception. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung nag-iisip ka, or sabi natin, nagkasala ka sa kapatid mo, nagkagalit kayo ng kapatid mo, humingi ka agad ng tawad, wag na po nating hintayin na mapatay mo pa yung kapatid mo sa init ng ulo mo. May mga ganun po kasi eh. I watched Investigator, alam ko na ito, na share ko po ito noon before, na merong isang lalaki, napatay niya yung nanay niya, at nilagay doon sa parang yung utility box na may gulong, nilagay niya doon yung nanay niya. Napunta sa Norsagaray. Lapit sa atin, no? Napunta po sa Norsagaray. Taga Manila po iyon. Pero bakit mo pinatay yung nanay mo? Chinap-chap mo. Tapos pinagkasya mo doon sa, ano, sa box. Kasi daw po, araw-araw, sinasabihan siya nanay niya, wala siyang kwenta, ayaw niya magtrabaho, utang siya ng utang sa nanay niya na may negosyo. They both have the problem kasi yung nanay, kung ano nung negative ang sinabi. Pero itong anak, maaring totoo yung sinabi ng nanay niya at nag-cause pa yun sa kanya, na mapatay niya ang kanyang ama, ang kanyang ina. But in the end of the day, it start with the perception, isip pa lang, hanggang sa nasasabi na natin, ako ba yan, puro problema na lang naisip natin, puro paggalit na lang ang ginagawa sa akin ng asawa ko. It start with that. Nagsisimula po ang kasalanan sa mga maliliit na bagay until such time nakita na lang natin po ang ating sarili na nakalugmok na po tayo sa kasalanan. That's why Jesus is encouraging us to do this, Matthew chapter 5. Amen po. So next po, narinig din ninyong sinabi sa inyo,
Ayan po. Narinig din yung sinabi sa inyo, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. At sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag ninyong sasabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat iyan ang lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok ay, ng iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin or paitimin. Sabihin mo na lang kung oo at hindi, kung hindi, sapagkat anumang sumpang idaragdag mo dito, ay buhat na po sa masama. Yun po ang ating Bible verse for tonight, Matthew chapter 5, verse 21 to 37. So ngayon po, nalaman po natin, no, lalo na po sa part na to, sabihin po doon, wag daw po tayong mangangako. Wag daw po tayong magsasabi na saksi ko ang langit. Di po ba? Parang naisip po natin, may mga bagay ba ako na naging dahilan para magkasala ako sa Panginoon through my words? Bukod po sa pagmumura, pagdating po sa mga bagay na nangangako tayo, nababayaran na po natin yung utang natin. May ilan naman po. Pero hindi tayo gano'n, no? Kasi believer po tayo ng ating Panginoon, kaya tayo po yung head, not the tail. Amen po ba? At kung sakali man na gano'n tayo dati, kung nilapit natin sa Panginoon ang ating financial status, we know and we do believe that God will provide all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus, our Lord. So that's it. That's the Matthew chapter 5, verse 21 to 37. At alamin po natin dito, ano nga ba yung tinutumbok ng mga bagay na ito? Una po, we have number one, fight the good fight of faith. Sabihin nyo nga po, fight the good fight of faith. Bukod sa ang buhay natin ay parang lakbayin, ang buhay din po natin ay parang laban. Amen? Kaya ang sabi po ng Panginoon, we have to fight the good fight. Merong laban. Meron po tayong digmaan na ginagawa po dito sa mundong ito. The phrase fight the good fight of faith comes from 1 Timothy chapter 6 verse 12. Sabi po rito, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your confession, your good confession in the presence of many witness. 'Di ba we give our confession? Tinatanong tayo, sino dito gustong tanggapin ng ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay? We confess, Lord, I surrender my life to you. We do that. Pero ang tanong, how are we going to deal with the things that we have right now? We start by believing in Jesus. At ngayon na tayo yung mga mananampalataya na ng ating Panginoon, alam ko marami po sa atin, or lahat naman po tayo, ay nagkakaroon ng mga problema, pagsubok, mga alalahanin sa buhay, as we go to our journey, malilito ka, maguguluhan ka. Amen po ba? Maaaring dumako tayo, magkaroon tayo ng mga sakit at karamdaman. Lord, you are my healer. Pero bakit meron po kaming ganito? Lord, you are our great provider. Pero bakit ngayon parang nagkukulang yung pamilya namin? Parang tipid na tipid kami ngayon. May mga ganyan po. Minsan, meron tayong mga relationship sa ating pamilya na nasira. We can experience even death. Namatayan tayo ng mahal sa buhay. Lord, bakit ganito? Yung mga ganyang bagay ay pinagdadaanan po natin sa ating buhay. But God encouraged us to fight the good fight of faith. Ang buhay natin, ang mga Kristiyano po, hindi po tayo exempted sa problema. Hindi po sinabi ng Lord na pagka tinanggap mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay natin, hindi na tayo makakaranas ng anumang problema. Hindi po sinabi ng Lord na pag tinanggap mo siya sa buong puso mo, hindi ka na magkakasakit or hindi ka na magkakaroon ng paghihirap sa buhay. Pero ang sabi ng Lord sa atin, despite of all the things that we have, we face right now, problems sa buhay, despite of that, ang sabi lang ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. He will be with us
at the end of the age. Yun po ang sabi niya. Yun po din ang pagkakaiba ng mga taong naniniwala sa Panginoon kaysa sa mga hindi naniniwala sa Panginoon. Tayo may problema, amen. Totoo po yun. May mga pagsubok, amen. Pero in the end of the day, meron po tayong kinakapitan. Meron po tayong Panginoong Jesus, which is make us better person. Na alam natin sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, merong Diyos na tutulong sa atin. We have the privilege to talk to God. Hindi po lahat ng mga tao may pagkakataon na ganun. Kaya marami pong sukong-suko na sa buhay. Parang nakakapagod mabuhay. Gusto ko na lang maging kamote or patatas na sinasabi ng mga kabataan, no? Maging patatas. Nakikita ko po yun, eh. Pero yun nga, in the end of the day, we have Jesus Christ. And that makes us strong. Because He said that He will never leave us. He will never forsake us. Sa lahat ng problema na pagdadaanan natin, kasama po natin ang ating Panginoon. But then, not all keep that promises of God. Marami po ang mga sumusuko sa pananampalataya. Hindi po natatakbo ng maayos ang kanyang lakbayin. Hindi niya natatapos yung laban. That's why it said, fight the good fight of faith. Sumuko na sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi na nagpe-pray, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na umatin ng church. Dahil nakalimutan po natin ang pangako ng Diyos sa atin. Nakalimutan na po natin. Kaya mahalaga po na naaalala natin kung paano tayo ginamit ng Diyos. Or paano natin nakilala ang Panginoon. I always remember my first answered prayer. Hindi ko po makakalimutan yun. At lagi ko pong ikikwenta yun. Nung college po ako, bago ako mag-aral, dun po ako nakakilala sa Lord. Gasoline boy lang po ako sa Caltex dyan sa amin. Yan. Tapos nalipat po ako dun sa kabilang kumpanya kasi mas mataas yung sahod. Mataas na po ba sa inyo yung 190? 190 pa lang po yung sahudan nun. Then sabi doon, sabi ko, Lord, gusto ko pong mag-aaral. Eh, bagong Kristiyano lang ako. Sabi ko, Jesus, my term. I talk to Jesus. Jesus, hindi pa Lord din, no? Jesus, gusto ko pong mag-aaral. Provide niyo po yung pangangailangan ko. And I need 2,500 for initial enrollment. Sabi ko, Lord, wala akong gantong pera ngayon. Pero first time ko lang din po magka-cash advance dito sa trabaho na to, eh, try ko po. I pray to God. And after that, then try ko. Alam ng magulang ko na gusto kong mag-aral. And after that, I pray. Nag-initiate ako kahit kabado ko kasi first time. Sa manager namin, pwede po ba ako mag-CA or cash advance? Bumali sa ng 2,500 pang-enroll ko lang. Praise God. Well, smooth. Ito, Jomar, sige. Bigay ko na sa'yo. Tuwan-tuwan ako noon. Tuwan-tuwan ako. Praise God, grabe. Pag-uwi ko po sa bahay, sabi ko, Nay, Tay, meron, English yun, no? May 2,500 na po ako. Tapos, ano, makapag-aral na ako. Then, nalaman ng tatay ko, sabi niya, ah, ganun? Eh, meron na akong 2,500 dito eh. May 2,500 na ako dito pang enrollment mo eh. Nabigla ako, Lord. Bakit naman Doble. Bakit naman ganun? Di po ba? Doon ako naniwala kay Jesus. Ah, totoo pala si Jesus. That's my first answered prayer. Siguro mga saan buwan pa lang akong maatid ng church. Parang may hesitation pa ako noon eh. 2 months, ganyan, or 1 month. Parang hindi ko pa alam kung totoo ba ito. Maatid lang ako dito kasi madaming magaganda eh. Yun ako dati. Yun yung motive ko po dati. Dati nung bago pa lang po talaga ako. Although mahihiyain po talaga tayong tao, kaya never akong gumawa ng kung anumang bagay na mag-initiate sa tao doon. Pero yun nga, God is so good. Doon ako naniwala sa Lord. Lord, 2-5 lang hinihingi ko. Bakit naman dinoble nyo? And I call to the name Jesus. Not only for God. Di man ako nag-God. Hindi ako nag-Lord. Ang sabi ko, Jesus. And the rest is history. The rest is history. Yun yung unang answered prayer ko. And I hope, ang bawat isa po sa atin, bawat nakaupo at nanonood po sa FB Live, alam ko may kanya-kanya po kayong kwento kung paano gumawa ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na sumasagot ng ating mga panalangin. So next po, kailangan po ng pagtsatsaga, kaya we have to fight the good fight of faith. Our faith journey is not easy. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, our faith journey is not easy. Hindi po madali ang manampalataya sa Panginoon. Kailangan meron kang gawin sa buhay mo. As we see the Matthew chapter 5, madali po ba?
Madali po bang sundin yon? Di ba hindi naman po? Di po madali yun. We need someone to help us with that. Hindi natin kaya yung sarili natin. Amen? Minsan nga, nagmumotor ka, naksidente, napamura eh. May mga ganun. Kristiyano na po yun, ha? So yun, going back, sabi po doon, we need the help of Jesus. We need the help of the Holy Spirit. Pagdating po sa pagsunod sa Matthew chapter 5. That's why our faith journey is not easy. We need effort and determination. Kailangan intentional yung pagsunod sa Panginoon. Intentional yung paglapit sa Panginoon. Our faith journey, again, is not easy. At maraming sumusuko dahil doon. Kaya pag tinanong natin, ba't di ka na nag-church? Wala na akong joy. Hindi na ako masaya eh. May mga ganun po tayo. But the question is, why do we attend the church? Bakit nga ba tayo nanampalataya sa Panginoon? Is it about our joy? Hindi na ako masaya eh. Pero it's not about that. We attend the church because we love Jesus. Hindi dahil conforme masaya o malungkot eh. Ay, hindi ako attend. Malungkot ako ngayon eh. Pag sumaya na lang uli ako. Pero hindi po yun. Nakakalungkot. Pero yun nga, it's not about us. Our faith journey is not about us. It's about the Lord Jesus Christ. So next po, number two. Number one is fight the good fight. And number two, tatlo lang po ito. Keep pressing. Sabi nyo nga po, keep pressing on. Keep pressing on. Dapat tayo po ay nagpapatuloy. Kahit tayo'y nasusugatan, dapat patuloy din po tayo sa ating lakbayin, sa ating pananampalataya. Alam po natin yan, as I said, as we said, and as we know, as we experience, we can experience those problems, tragedy in our lives. And sabi nga po, no, merong isang runner, ba, runner, mga tumatakbo po yan. Merong isang runner na tumatakbo daw po. Tapos, sa gitna ng pagtakbo niya, eh, nagkaroon po siya ng injury. And it makes him na bumagsak at madapa. Okay? Pero, kesa siyempre, tatakbo yung mga medical dyan. Tsaka yung, may dala ng stretcher yan eh. May dala ng stretcher. Pero hindi siya pumayag. Ang ginawa niya, pinigil niya yung medics at tinuloy niya nang ika-ika ang pagtakbo po sa race na yon. Nagsisiuwian na po yung ibang tao, Tapos na eh, inabot ng napakatagal bago siya matapos. Okay? Hindi po si Usain Bolt yung tinutukoy ko. Nagtaka sila. Tinuloy pa rin niya hanggang ika-ika yung mga tao, nagsisiuwian na, tapos na, may first na, may second na, may third na. And of course, siya yung huli. Natapos, and after that, the reporter interview him. Sabi po doon, bakit tinuloy mo pa? Injured ka na, bakit tinuloy mo yung pagtakbo mo? Pwede namang pumunta ka na sa medic, tapos yun, magpahinga ka na lang. Bakit tinuloy mo? Ang sabi po niya, because I represent my nation to finish this race. I'm here to represent my nation to finish this race. Kaya tatapusin ko to kahit alam kong kulelat ako. Siya daw yung mas naging sikat eh. Kasa doon sa number one eh. Siya in-interview nung reporter eh. Namangha ang lahat. He is representing his nation. Tatapusin ko to kahit iika-ika ako. Because I am representing the nation. Yung bansa, ako yung representative. Kahit kulelat ako, tatapusin ko yung race na ito. Ganon din po sa atin. Ganon din po sa atin bilang Kristiyano. We are representing Jesus in our lives. Maaring may injured tayo sa pagtakbo natin. I've been there. Maaring mahulog ka sa isang bagay na parang it will make you stagnant. Na parang, Lord, umatin ako ng Sunday pero parang ang layo mo sa akin. May mga ganyang sitwasyon. It will make you injured. But the question is, are you still willing
to finish this race. Amen po ba? Mapapaisip po tayo dyan. Maaring sa atin, it will give us a doubt na parang, Lord, sukong-suko na ako sa buhay ko. But I always remember that story. Na kahit na ika-ika na siya, kahit na alam niyang masakit yung tuhod niya, sa bawat hakbang niya, tinapos niya ng may katagumpayan po yung karerang iyon. At tayo din po bilang mga Kristiyano, sa buhay natin, we should not give up. Amen po ba? Huwag tayong sumuko. Huwag tayong sumuko. Alam natin na kahit na hirap tayo sa buhay natin, we have Jesus in our life. That's why we have to keep on pressing on. We have to keep on pressing on. As we run this race, there are lots of struggle and problem. Maaari kang sugatan nito at pipilitin ka nitong patigilin sa karerang ito ng ating Panginoon. There are lots of those things that we can face. Pero the question is, are we going to finish this race? Philippians chapter 3, verse 10 to 12. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. That's Paul saying that. Ang tanging hangarin na lang po niya ngayon ay lubusang makilala ang ating Panginoon. One thing I ask from the Lord, to dwell in His presence forever, says by David in the book of Psalms. Dapat ganun po yung puso natin. Yes, may mga ganyan talaga. We have our family, we have our duties sa mga trabaho natin, we have our studies that na kailangan natin mag-aral, kailangan natin gawin ang lahat ng bagay na yan. But in the end of the day, it's still about Jesus Christ, our Lord. Amen? Patungkol pa rin to sa ating Panginoon. That's why we have to keep on pressing on. Na kahit nasa kabalahan natin sa buhay, sa pagod natin sa buhay, we should never forget our Lord Jesus Christ in our lives. Amen? Amen. So this teaching in Matthew chapter 5 is a difficult one. Mahirap po talaga siya. Some of the things Jesus is teaching sounds impossible to do. Parang imposible yatang gawin to, Lord. Making friends of enemies, di ba sabi? Mahalin mo ang iyong kaaway. Sabi ng Panginoon, curbing anger, gouging out of an eye, pagtatanggal daw po ng mata, and simply saying yes or no. These aren't things that people can typically do on their own. The Matthew chapter 5, hindi siya ganun kadali at hindi yon kayang gawin ng isang pangkaraniwang tao, which is why they seem so impossible. We need a Savior, we need redemption, we need healing, and we need Jesus Christ. Remember the Matthew chapter 6, verse 33, sabi po doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things should be added unto us or unto you. Yung Matthew chapter 6 kasi doon, if we will read the entire chapter, ang sabi po doon, ba't ka nag-worry? Ba't ka nag-iisip ng dadamitin mo? Ba't ka nag-iisip ng kakainin mo? Yung maya nga, pinapakain ko. Ikaw pa kaya? Eh yung mga bulaklak sa parang napakaganda nila Pero ang sabi ng Lord, kahit si King Solomon na sobrang yaman, pinakatnanyag, hindi siya nakapagsuot ng ganong kaganda. Etong bulaklak na to, pagdating ng panahon, masisira at mawawala din to. How much more us daw po? But in the end of that chapter, gustong sabihin ng Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness. Then naisip ko, what is righteousness? Ano yung righteousness na tinutukoy dito? Kasi tayong mga tao, meron tayong righteousness. May mga bagay tayo na okay lang sa atin, pero pagdating sa Panginoon ay hindi. Wala naman tayo tinatapakan tao eh. Nagmamahalan lang naman po kami, kuya. Amen? Ngayon po, sobrang laganap na po. Nakita ko nga sa news, nagulat ako eh. Meron pong kinasal na na dalawang lalaki. Sa Pilipinas po iyon. Tapos meron pong pastor. We're against that same-sex marriage. Jesus loved the LGBT. Mahal ng Diyos ang mga homosexual. Pero ayaw ng Diyos yung kasalanan na magkaroon sila ng pagtatalik.
ng parehas ng same sex. Kaya we are against about sex same-sex marriage. But those are our righteousness bilang isang tao. Lord, wala akong inaapakan. Nagmamahalan lang po kami. Lord, nagbibisyo po ako. Sarili ko lang po itong. Pero sa mga nakakakilala ko po, no, lalo na po sa mga kakilala ko po na napapansin ko, mga nagka-tricycle, sabi nila, isa lang sa mga bisyo na hindi ko kayang gawin, ay hindi ko kayang tigilan yung pagsisigarilyo eh, sabi niya. Pagsisigarilyo eh, kasi parang hirap tigilan eh. Ganun na nga, mahirap talagang tigilin yan kung sa sarili mo lang. Amen? Kailangan talaga natin ng tulong ng Panginoon. May mga kasalanan tayo because that's sin eh. That's the characteristic of sin. To enslave people. Pagka yung mga bagay na yan na hindi mo na kayang pigilin, ibig sabihin, it enslaves you. Amen? And we need Jesus to set us free. So yung mga bisyo na meron tayo, we have to put it to the feet of Jesus. Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kaya to. And I know, our Savior will be the one to help us. That's why it was said, no? We need a Savior. We need a redemption. We need a healing. It is impossible. Impossible po yun. Na, kasi may makakagalit tayo at may makakagalit tayo eh. But the question is, gaano kakatagal magbibigay ng kapatawaran sa mga tao? Amen? The question is, paano tayo mabubuhay, tatakbo sa landasin na ito, na patuloy na ilalaban natin ang pananampalataya natin? We need Jesus Christ. Si Jesus, hindi lamang po siya one-time Savior. Inisip kasi natin, di ba, ang Lord daw po, si Jesus daw po ang ating tagapagligtas sa mga kasalanan. And we ask God, Lord, forgive us with our sins. Na mula ng pagkabata ka, pinatawad na ng Lord yon. How about yung present sin mo? How about yung mga future sins na gagawin mo pa lang? Anong gagawin natin dito? Kaya maraming sumusuko sa pananampalataya. Lord, hindi kita deserve. Kahit anong gawin ko, hindi ko kayang pigilan sarili ko sa pagkakasala. Because this is your way. This is your righteousness. And we need Jesus Christ. Na every time we are about to commit sins, small man yan or malaki, we need Jesus Christ in our daily lives. Hindi po yun na, Lord, I will walk in holiness, magiging banal na po ako sa sarili lang po nating pamamaraan. But then, pag dumating na yung temptation, hindi natin na i-consider po ang ating Panginoon. So we need Jesus Christ in our daily lives. Jesus Christ being our Savior is not one-time commitment na, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pinapapasok kita sa aking puso. Hindi lamang po yun eh. Kasi as the times goes by, we still need that Jesus Christ who will save us from those sins. Na pag dumating yung time na tayo'y matetempt na sa pagkakasala, we need to ask Jesus for help. Dahil hindi naman talaga natin kayang gawin ang lahat ng iyan kung sa sarili lamang po natin. Sabi po sa number three na po tayo. All for Jesus. Banggitin lang po natin, no? Number one, fight the good fight of faith. Number two, keep pressing on. And number three, all for Jesus. We know that He came to trade His life for ours. We know that all things are possible through Him. Ang Panginoon daw po ay nabuhay para sa atin. He died for us. Nabuhay siya dahil siya yung pinangakong Mesiya. Grabe, no? Sabi ng mga tao doon, King Herod, yung hari ng time na yon. Sabi ng mga magay, mga magi, yung mga, ang tawag doon, mas kilala sila sa tatlong hari eh. Ang tatlong hari. Yun. Pero ano talaga sila? Sila yung mga magi or mga magagaling or mga matatalinong tao, yung term sa Bible. Hindi talaga totally hari. Mostly, magaling sila sa pag-interpret ng mga stars. Kaya ang hinanap kaagad nila, nasan ba yung papanganak dito na hari ng Hudyo? Kasi nakita namin yung stars niya eh. That's the stars of David na nasa plug ng Israel. Yung star that represent that Jesus is here. Yun yung the prophecy, yun po yung prophecy ng Diyos na there will be a star dun sa lugar kung saan ipapanganak ang Mesiya.
They're so excited na makita ang Messiah. But then, ito pong si King Herod, noong time na yun, ang hari sa Jerusalem, gusto daw niya makita. Pero ang intention pala niya, sabi niya sa mga magi, sabihin niyo sa akin pag nakita niyo na, tapos sabihin niyo sa akin saan pupuntahin. Kasi gusto niya pala na mapatay yung Messiah dahil sabi doon, yun yung susunod na magiging hari eh. Ibig sabihin, masasapawan na yung kaharian niya. At kung siya'y mawala man bilang hari, hindi na yung mga anak niya yung magiging hari. But little they do not know na yung Messiah na tinutukoy ay hindi political kings na magiging hari at tagapagligtas sa mga mananakop nila. Remember, may mga mananakop din ng Pilipinas, Spanish, American, Japanese, and that time sa kanila po, mga Romans or Roman Empire po yung mananakop ng Israel noon under sila ng Roman Empire. And they think, ay, may bago tayong hari, ililigtas tayo nito sa Roman Empire. Akala nila political po yun. Pero they didn't know na yung tao pala na yun or yung Messiah na yun, ang Diyos mismo, ang Panginoong Yesus, na nagkatawang tao, ay naging Messiah, hindi para iligtas sila sa mga mananakop, kundi para iligtas sila sa mga kasalanan nila. At tayo din po ay nakasama po doon. Tayo din po ay kasama po doon. Ngayon po, ang gusto pong sabihin doon ng Panginoon, yung kasalanan daw po na meron tayo na tayo mismo ay recipient po noon dahil from Israel, the faith of Jesus Christ ay napunta po sa atin at sa buong mundo po. Ang gusto pong ipunto nito, pagdating po sa kasalanan, mababayaran lang daw po ito pag may tumagas na dugo. At yung dugo po ng ating Panginoon ay sapat na at higit pa para po tayo ay mapatawad at mabuhay sa kabanalan ng ating Panginoon. In conclusion po natin, our life is more than this. Na tayo ay mabubuhay, tayo po ay magtatrabaho, mag-aaral, magtatrabaho, magpapamilya, tatanda at mamamatay. Bilang mananampalataya ng Panginoon, it's more than that. We are more than that, amen? We are more than that. Hindi lamang po sa trabaho, hindi lamang po sa pag-aaral, umiikot ang buhay ng isang mananampalataya ng Panginoon. We are a believer of Christ and it is called not only for ourselves. Tinawag tayo ng Panginoon, hindi lamang po para sa sarili natin. Tinawag tayo ng Panginoon para din po sa ibang tao. Pwede naman, Kuya Jomar, Brother Jomar, mag-focus na lang ako sa karir ko. Nakakatamad na eh. I mean, wala namang masama doon, di po ba? We have to focus on our career, ano mangyayari sa buhay natin. But we are more than that. Kailangan nating maging pagpapala sa ibang tao. And as right now, we discuss this topic. Pinag-aralan po natin ngayon, keep the way. Bilang isang mananampalataya ng Diyos, kailangan nating dumaan sa makipot na daanan, sa narrow road, kung saan yun yung tinuturo ng Panginoon na dapat nating daanan. Yung narrow road na yun, yung masikip or makipot na daanan na yun, syempre, as we travel, may mga bit-bit po tayo sa buhay natin. Pero habang tayo naglalakad sa buhay na ito, kung tayo ay lalakad sa daanan ng ating Panginoon, sa narrow road, kailangan po natin na may bitawan tayo sa buhay natin. Mahirap dumaan sa masikip na daanan kung marami tayong bit-bit. Di po ba? Kaya sabi dun sa salita ng Diyos, no, we have to go to the narrow road that leads to righteousness and to God. Marami po ang dumadaan sa maluwag na daanan, pero kukonti lang daw po ang dumadaan sa makipot na daanan. Pero yun talaga yung dapat nating daanan. But then, if we choose to follow that road na binigay ng Panginoon, kailangan may bitawan tayo sa ating buhay. Yung mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa harapan niya. And we have to surrender it to the throne of Jesus. Tumayo po tayong lahat.
Tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Thank you.
panalangin na ang mga puso ngayong gabing ito. Have your way in us. Lord, have your way in us. Thank you for your teachings, O God, for reminding us to live according to your will. Thank you, Lord, for reminding us that we have to fight the good fight of faith. And Panginoon, humihingi po kami ng tawad. Kung dumating man po sa punto ng aming mga buhay na naisip namin na sumuko na sa pananampalataya sa iyo, Lord, patawarin mo kami sa mga maling kaisipan na aming naisip. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa mga maling nasabi, maling nagawa ng aming mga puso, ng aming mga buhay. Thank you for reminding us, Jesus, that you are our Savior. And right now, O God, we are asking for your forgiveness. We are asking for you, Lord, to help us in our problems. Lord, this is our heart. Ito po ang aming mga puso ngayong gabing ito. And we are giving it to you right now, Lord God. We're giving our heart to you. Please have your way in us. Have your way in us, O God. As we continue this race, as we continue this journey in our life, Lord, gusto naming tapusin ito na ang pananampalataya namin sa iyo ay patuloy na lumalago, patuloy na lumalalim. It was said in a song, the greatest love that everyone know, the greatest love that one could know, has overcame the cross and grave to find your soul. Kung meron man po sa atin that will make us to continue in our faith, it is the love of Jesus Christ. Merong isang Jesus na namatay sa krus. At namatay siya sa krus hindi lamang for some history, but for us to find our soul. That for us na mapalapit po sa ating Diyos. Yun po yung pananampalataya at pag-asa na meron tayo. We have Jesus Christ who died on the cross for us. So bakit kailangan nating sumuko? Thank you, Lord, for reminding us. Can we personally pray to our God? Sabihin po natin sa Kanya kung ano ilaman po ng ating puso ngayong gabing ito. Kailan po ninyo huling sinabi sa Panginoon na mahal mo siya? Baka minsan dahil sumasabay na lang po tayo sa kanta na sabi doon, I love you, Jesus. But when is the last time na sincero ka sa puso mo, Lord, mahal po kita? And your love, yun po yung magiging dahilan, magiging fuel ko para tapusin yung takbuhin po na ito. Let us continue to pray to God. Let's pray to God about what is in our heart na nagiging dahilan para manghina tayo, masugatan tayo at sumuko tayo. Maisipan nating sumuko sa pananampalataya sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa pagmamahal mo. Maraming salamat po dahil hindi niyo po kami hinahayaang mapalayo sa iyo. You keep on reminding us. You keep on reminding us pag nakakalimot po kami. So Lord, I just pray for each and every one of us. Kung meron man sa amin na nanghihingi ng kagalingan, humihingi, Lord God, ng mga financial problem, humihingi ng pagkaayos ng relasyon, humihingi ng mga bagay na personal nilang nilalapit sa iyo ngayong gabing ito, Panginoon. I just pray, according to your love and mercy for us, according to your greatness and love for us, Lord, I pray, hayaan mo yung mapagpala at makapangyarihang kamay ang patuloy na humipo sa buhay ng bawat isa na nandito, Lord, sa church and even yung mga nakikinig sa Facebook Live.
You know the deepest desires of our heart. And we are here in the church to worship you and to give you everything that we have. Sinusuko namin ang mga bagay na ito. It may be something that may cause us to sin against God. It may be our personal struggle na nagiging dahilan kung bakit napapalayo tayo sa ating Panginoon. We can put it to the throne of Jesus. Maaaring ito yung mga bagay na nagiging dahilan para mag-worry tayo. Mga alalahanin sa buhay na hindi nawawala. We need to put it to the throne of Jesus. And Lord, we all know, Lord, na ang susi to finish this race with our faith with you. It's your love for us. Yan po, Lord, ang susi. And we will keep on reminding us how much you love us. And we want to love you more, Lord. We want to love you more. We want to know you more, Lord. Kulang ang pagmamahal namin, pero yung pagmamahal mo ay hindi po nauubos. Kaya ang panalangin ko po, give us more faith. Give us more love. Bless your people, oh God. Bless your people. And it takes a total surrender to God to continue in our faith to God. We need a total surrender na isusuko natin ang lahat sa Kanya. Lord God in heaven, this night, lahat ng mga worries, lahat ng struggle, lahat ng problema na meron kami ngayon, Lord, sinusuko namin to sa'yo. We are giving it into the feet of Jesus. And this week, Panginoon, tinitiwala namin sa'yo ang linggong ito that this week will be a better week for us. This week is the week kung saan pagpapalain mo ang iyong mga anak. This week is a week of testimony. A week of healing. A week of provision. That we will never be the same. There will be a transformation. There will be a change of mindset. There will be a change of heart. Our personal struggle will be put to death. Ang iyong mga anak ay magiging malaya. And Lord, we are claiming it right now. Thank you, Jesus. Thank you. Sa iyo namin tinitiwala ang aming buhay at ang aming pamilya. We want to love you more. We want to live this life, running this race, fighting a good fight of faith. Salamat, dakilang Diyos. Hayaan mo na maingat namin maibalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagsamba. Sa natatahang yung pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa lahat po ay magsabi ng amen and amen. God bless us all. Praise the Lord. Minsan mga babas, malakas para magpalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Tunay Panginoon na lungkot ng puso iyong pinawi. Hallelujah! Lungkot ng puso'y iyong pinawi. Lungkot ng puso'y iyong pinawi. Hirap at sakit, tinalitan mo na kalangan saya. At umaawit, puso ko'y nagumapaw at di mapipigilan. Minsan na po, lungkot ng puso'y iyong pinawi. Pasakit, tinalitan mo na kalangan saya. Ano ba awit? Puso ko'y lago umabaw at di mapipigilan. Let's make it a declaration. Ako'y pinalaya. Tunay na malaya. At kailanman magagabi pa ako'y may sino ang may bigay? Si Jesus ang may bigay. Sa buhay ko'y hahaya. Sa buhay
puso'y iyong pinawi. Hirap at sakit, pinalitan mo ng kanyang saya. At umaawi, puso ko'y nagugumapaw at di napipigil. Bisa na po, ako'y pinalaya. Ako'y pinalaya, tunay na palaya. At kailanman, at kailanman pagkagamit pa, ako'y may tago. Si Jesus, si Jesus ang may bigla. Sa buhay ko Hirap at sakit, pinalitan mo